The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, puwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nagdidikta ng presyo. Bunso dito, halimbawa, ng gera, problema sa supply at puwersa ng kalikasan tulad ng El Nino na naranasan din sa ibang bansa. Subalit, hindi na ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayang nabibigatan sa presyo ng bigas. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Sa kabila ng mga hamon ng ating kinakaharap, nasaksihan natin ang pinakamataas na ani ng palay sa bansa nitong nakalipas na taon. Pumalo ito sa lagpas dalawampung milyong tonelada, ang pinakamataas na ani mula noong 1987. Gayunpaman, ang ani na ito ay katumbas lamang ng 13 milyong tonelada ng bigas. Kulang pa rin ito para sa ating pangangailangan na 16 na milyong tonelada ng bigas, kung kaya't napipilitan tayong mag-angkat. Ngunit, lokal na produksyon pa rin ang ating mas bibigyan ng halaga. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbenta upang maiwasan din ang pagkasira ng mga produkto. Nitong nakalipas na taon, higit 100 bilyong kilo ng mga sari-saring binhi, suwi at pataba nang ipinamahagi sa mga magsasaka. Namigay rin ang pamahalaan ng mahigit 300,000 inahin upang ito ay maparami. Para naman sa mga mangisda, mahigit 500,000 fingerlings at 3,000 mga bangka ang napamahagi. Nakakatulong din ang mga ginawa at inayos ng mga fish port at cold storage upang masuportahan ang kanilang industriya. Bukod pa sa mga ito, naroon din ang mga teknikal at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at pagkukunan ng sapat na puhunan. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever na magpapalakas sa mga alagang hayop at magbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkalugi. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Because of compelling emergency reasons such as illegal price manipulations by hoarders and smuggling, we were constrained to temporarily implement mandated price ceilings on rice. We also extended the reduced tariff rates to facilitate the importation of rice, corn and pork until the end of this year. Tinitiyak ko sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na ang mga ito ay pawang panggipitang solusyon lamang. Sa reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 130,000 titulo na ang ating naigawad sa mga benepisyaryo. Tuloy-tuloy din at pinabibilis pa natin ang pagkakahati-hati ng Collective Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA para sa mga individual na benepisyaryo nito. Pinamamahagi na rin ang mga Certificate of Condonation kaugnay ng pagpapawalang bisa sa mahigit 57 bilyong piso utang na may 600,000 benepisyaryo.